Ayon sa ibinalita ng ABS-CBN, kapatid ng nasa Wing Middleman, pumunta ng Maynila nitong Sabado si alias Marisa matapos mabalitaan na napatay ang kanyang kapatid na si Cristito Villamor Palanya o mas kilala sa tawag na John Villamor sa loob ng New Bilibid Prison. Si John Umano ay isa sa mga middleman na nag-utos sa umaming gunman na si Joel Escorial para itumba ang broadcaster na si Percy Lapid. Kwento ni alias Marisa, may pangamba ang kanyang kapatid na may masamang mangyayari sa kanya matapos mabunyag na siya ang middleman. May cellphone umano ang kanyang kapatid na middleman kahit nasa Bilibid, kaya nagawa pa nitong magpadala ng mensahe sa kanya. Doon sinabi umano kung sino ang mga kumontak sa kanya para itumba si Lapid. "Te, ingatan mo itong sasabihin ko. Ilabas mo ito pag namatay ako dito. Kailangan walang makaalam nito hanggat buhay pa ako. Pag nawala ako, iparating kina Joel na ang sugo tuluna, Sputnik, Happy Go Lucky at BCG. Tikang sa opisina ang sugo sa dagdag pa ng kapatid ng middleman. Ang utos di umano ay galing sa opisina ng Bilibid. Gayunman, gustoan niya ni alias Marisa na mapanagot pa rin ang nag-utos sa kanyang kapatid at matunton ang mga nasa likod ng krimen. Aminado si alias Marisa na natatakot siya at iba pang mga kapatid. Napili ni alias Marisa na humingi ng saklolo sa Tolfo Brothers para ma-turn over sa kanilang pamilya ang labi ng kapatid at mabigyan rin ng proteksyon dahil sa hawak niyang impormasyon. Kaninang hapon, tinalakay ni Senator Rapi Tulfo sa kanyang programa ang kaso ni alias Marisa at inilapit din ito kay Justice Secretary Boying Rimulya. Ano ang masasabi niyo rito, mga kababayan? Totoo kaya ang mga impormasyon na nilabas ni alias Marisa na nasa opisina mismo ng Bilibid nang galing ang utos na itumba si Percy Lapid? Ang problema po sa second middleman, uncooperative. No, ayaw daw pong magsalita ng kanyang mga nalalaman sa pulisya. Okay, no? Ano po ba pwedeng mangyari diyan? Ito kasi, no. Siyempre hindi mo mapipilit 'yan, pero pag 'yan po ay iniharap na sa korte, kinakailangan hindi po pwede na hindi po siya magiging pag iniharap na po siya bilang testigo. Dahil ang korte po puwersahin ka na magsalita, hindi po pwede na ikaw ay mananatiling tahimik, no? Kung kinakailangan po pagdating na sa korte, hindi ko po alam kung paano nila aanggulo 'yan. Na mananatiling tahimik yung middleman. Alam lang po natin, siya po yung susi, di ba? Siya po yung susi, kaya importante po sa PNP, sa NBI, sa DOJ, at lahat po ng involved ng mga otoridad. Dito po, sa kasong ito, ang importante, masiguro natin yung kaligtasan ni Joel nung gunman, at saka siyempre yung second middleman. So may pag-asa po pong malutas yan, no? Yun po yung sinasabi natin, huwag po kasi kayong makinig na makinig dito sa mga kritiko. Eh pag nakinig po kayo dyan sa mga yan, talagang mawiwind ang mga utak nyo. Okay, so yan po ang latest, no? Doon naman po sa, naglabas na rin po ng initial, no? Bago pa po yung toxicology. Okay, yun po yung kulang na lang. Pero yung initial po na, yung from the outside, hindi ko alam yung mga termino, no? Sa pagsusuri po sa middleman na namatay, ay mukha pong from the outside wala raw foul play, no? Wala pong paraffin test, ibig sabihin hindi po siya nabaril o hindi namaril, wala rin pong yung mukhang pinwersa, no? Yung sinakal o tanda po na mga may ginawa po siya, mga pinukpok, sinakal, binigti, wala pong mga ganun, no? So far, at marami na naman po magagalit, parang natural yung cause ng death. Pwede naman po ano yun. Kaya nga po dapat ang susuriin. Kaya nga po nag-iimbita si DOJ Secretary. Di ba? Binanggit niya pa nga yung gusto niyang imbitahin na private, no? Hindi po sa government. Yung pong si Raquel Fortun, no? Na marami po sa war on drugs, inano niya, yung nag-medical legal po siya. Sa mga biktima ng war on drugs. Sa kasawiang palad, hindi po yata sila nag... Hindi ko alam kung ayaw ni Raquel Fortun makialam o hindi siya naimbitahan. Okay, so sana po scientific, pwede naman nating suriin kung scientific. Kasi manaki po talaga yung posibilidad, di ba? Ikaw ba naman matuklasan mo na yung hinayar mo, yung ikaw yung direktang kumausap, nakita mo sa TV na nasa ano na, o nakita mo sa internet na kumanta na, di ba?
na siya yung gunman. Okay, talagang may posibilidad talaga na atakihin ka sa puso o bangungutin ka, hindi ko po alam. Hindi naman tayo eksperto dyan eh. Pero ang mahalaga at ang importante sa mga panahon na to, masecure po natin si Joel at saka po yung second middleman. Yan po ang importanteng importante. Okay, punta na po tayo dito sa mga reaksyon ng mga magagaling na tao hinggil dito, no? Una natin, syempre, isa sa mga pinakamagaling na magbigay ng reaksyon ay ito pong si Senator Grace po. Ayan. Ito po ang sinabi ni Senator Grace po. The death of the alleged middleman in the killing of a journalist, Percival Mabasa, popularly known as Percy Lapid, is tragic blow to justice system. Ba, ang ganda, no? Tragic blow, no? Ito ay isang trahedya sa ating justice system. So, syempre, tutuloy ko yung pagbabasa. Ang ganda ng pamagat, no? Dahil senador ka, Senator Grace po, ang gusto kong malaman, bilang senador, no? Ang tataas ng tungkulin, milyon-milyon ng pondo nyo. Bilang senador, ano kaya ang gagawin ni Grace po? Kasi nagpa-interview sa Enquirer, no? Meron sigurong matinding sinabi si Grace po o merong matinding panukala para sa kalutasan niyan, no? Di ba? Ganun naman, pag in-interview ka, may sinabi ka, meron kang panukala. Limbawa si Jinggoy, no? Bumaha po yung dapat iba natin yung mga Korean novela. Pinag-iisipan niyang iba yung Korean novela. Meron po siyang iniisip na solusyon. Yung problema natin na natatalo ng Korean novela yung ating mga local show, eh nakapag-isip siya, dapat siguro ibang tong Korean novela. At least meron siya. Di ba? Ito po, ini-expect ko kay Grace po, meron din siyang panukalang solusyon. Kasi dumaldal ka sa media eh, di ba? Ano kaya yung panukala ni Grace po? We have lost vital link in solving murder. It's a shame. Etcetera, etcetera. This death will further hinder the due process. Etcetera, etcetera. These unsolved murders will only add to the grim statistics. Gumaganda na. Etcetera, etcetera. Ang daming sinabi. Ano po ang question nyo? Di ba? Nananabik na kami. Senator Grace po. Ano ang inyong gagawin bilang senador? Kasi nagpa-interview kayo. We will continue. Ako! Ano naman gagawin Grace po? Ha? Ulitin natin. We will continue watching. Utya. Kami po ay patuloy na magmamasid. Anak ng tinapay. Kaya rin po namin magmasid. Kami pong mga pangkaraniwang tao, kaya rin po nating magmasid, sumubaybay dito po sa mga pangyayari kay Percy Lapid. Eh ang akala namin, kaya kayo nagpapa-interview at in-interview naman po kayo ng Enquirer at nilabas po ang balita ninyo, akala namin may panukala kayo. Yung pala, we will continue watching and holding authorities accountable for the sake of public's order and safety. Patuloy po siyang magmamasid. Pareho po tayo. Magmamasid din kami. Yan po ang ating ang halimbawa po ng ating mga wala na pong iba. Second middleman na sa ano po, sa pagitan po ng mga ng gunman tsaka tong middleman po sa pagitan ng gunman tsaka nitong mastermind ay uncooperative ayon po sa kapatid nito ni Percy Lapid. Ito po ayon po sa dismayado no yung mga kaanak sa pagkamatay no wala pong ano ron. Pero unlike po ng gustong palabasin ng ibang mga kritiko na wala kang aasahan sa investigasyon niyan, eh very hopeful pa rin po. Iba po talaga eh, no? Yung pamilya po ni Percy Lapid, bagamat nadidismaya sa pagkamatay nung unang middleman, eh very hopeful po sila, nakikita kasi nila eh, yung ginagawa. Yun po yung pagkakaiba ng gustong makahanap ng katarungan at saka gustong gawing isyong politika yung kamatayan ni Percy Lapid. Yung pamilya po, very hopeful, very cooperative sila, umaasa na yung ginagawa po ng mga kapulisan, ng DOJ, ng NBI, ay makakatulong po para malutas na itong kung sino po yung mastermind. Samantalang yung namumulitika ka po, puro po, una, puro po, kakala mo naman eh, nung panahon ng mga amo nila, nung panahon ng mga Aquino, eh ang daming nalutas ng mga kaso, no? Ipapaalala lang po namin sa inyo muli, no? yung pong panahon ng mga Aquino, Cory Aquino at saka ni Pinoy, mismong kaso ng kanilang pagkamatay ng kanyang ama at saka asawa ni Cory, ni si Ninoy, hindi po nila nalutas, no? Kaya huwag po kayong magmagaling. Ito po, wala pang isang buwan nung buwat na natumba. Ang dami na po nating lead. Halos lahat po ng mga Pilipino, alam yung naganap, no? May nangyari po, umamin ng gunman, nariyan na po lahat. Pero binabaloktot po pilit yan. Miski nga yung pamilya, yung kapatid, no? Sinasabi niya na believable naman yung kwento nung gunman dahil nakasama niya, lahat daw ng tanong niya, nasasagot naman na maayos. Mahirap po yung hindi natin nakikita yung gunman o hindi nakakausap.
mula po sa imahinasyon ng mga kakamping at ng mga dilawan, magkukonklusyon tayo na may minamaniobra, no? Kaya po, gano'n na lang. Kasi nakatutok po yung kapatid. Nakatutok po yung kapatid ni Percy Lapid at naroon po siya lagi. Siya po yung nag-request, no? Nang doon sa makasama niya at makausap yung gunman. Para po matiyak siya na siya ay hindi, yung gunman ay hindi, ano, hindi fall guy, no? Okay. So, may pag-asa pa pong malutas yan kasi meron pa second gun, second middleman. Ang problema po rito sa second middleman,